Taytay Rizal LGU para sa itinakdang walk-in vaccination ngayong araw sa isang mall sa lungsod. 200 dose ng bakuna ang nakalaan para sa mga menor de edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Habang 200 bakuna rin ang inilaan para sa mga kwalipikadong individual na hindi pa nababakunahan laban sa sakit. First come, first serve basis ang bakunahan na tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Nag-abiso rin ng LGU na maaaring magpabakuna sa vaccination site ang mga hindi residente ng lungsod basta't magdala ng photocopy ng valid ID ng kasamang guardian ng bata at magpapabakunang individual. Samantala, binuksan ng lokal na pamahalaan ng Imus Cavite ang 2 paaralan bilang COVID-19 pediatric vaccination site. Itinalaga nila ang Imus National High School at General Emilio Aguinaldo National High School bilang vaccination site ayon yan sa LGU. Ito'y para mas mapabilis ang nagpapatuloy na vaccination program ng pamahalaan sa mga minor de edad. Tumutulong na rin sa pagbabakuna ang mga guro at non-teaching crew ng 2 paaralan kung saan target makapagbakuna ng 1,000 hanggang 1,200 na individual kada araw. Inabisuhan naman ang publiko na magpa-schedule ng bakuna online sa pamamagitan ng dvas.dict.gov.ph-registration. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Balita ngayon! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang tututok pa lang sa maghapon, ihahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakayin. Dinigdag sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot! Kasama na po ngayong umaga dito po sa Teleradyo On The Spot. Ako po si Kakanturing Tony Velasquez. Good morning, partner Danny! Good morning, partner! At naririnig ko na ang tugtog. Ha? Christmas na talaga. Malapit na, partner. Ang saya naman ang opening natin, music intro. Pero parang hindi ata Christmas yon, parang Danny. Mukhang ano yon? Disco. Di ba? Parang disco. Christmas kasi dating sa akin eh. Ay, nako, eh, baka kasi dyan eh, sa kinalalagyan Thanksgiving. Mo. Thanksgiving, oh, so talagang yan na yung hudyat sa Amerika na countdown na sa Pasko. Thanksgiving, anong magandang handaan dyan? Pero bukas pa dito yon, partner, kasi di ba advance dyan. Oo, bukas pa dito yon. So, anong handa, paring Danny? Siyempre, may mga plano, eh, baka nasa out of town, eh, yan. Out of town, Kapag Thanksgiving ba, out of town, paring Danny? Or usually, hindi naman, yan, hindi naman, pero mostly they spend it sa mga bahay. Siyempre, we have to go to mga friends' house relatives. Mga ganun. Kaya kanina, partner, ang mga grocery and malls, medyo talagang naubos na ang mga supplies ng mga grocery items, lalo na turkey. Turkey. Tapos, pag Thanksgiving Day mismo, sarado ang mga mall. Sarado ang mga restaurants. They really want it at home. Holiday talaga dapat. With friends and relatives. And then the next day, ano na yan, di ba? Yung Black Friday, Black shoppingan. Black Friday, sale. Yes, so takbuhan na yung mga tao sa mga sale, sa mga mall. Yes, yun din mamaya ang ating pag-uusapan sa mga on-the-spotter natin, yung mga shoppingan. Paghahanda sa Christmas. Kala ko ba, pinag-uusapan din yung 3-day vaccination drive. November 29. hindi top of mind sa mga tao yung vaccination drive. Ang iniisip nila shopping. Pero issue lang ba yun? hindi naman. Ang iniisip kasi ng mga tao. Pero ang laki ng target, partner ha. Laki ng target, 15 million daw ha. So 3 days. 15 million. Kasi nga, ang hinahabol ng pamahalaan, yung una nilang projection na at least by the end of the year, ha? Makapag-vaccinate na sila ng kahit na 50% ng populasyon, ng ating adult population.
eh malayo-layo pa kasi para mga nasa 38 pa lang ba million oh, almost 40% eh. Oo, mm-hmm. Dahil yung datos ko dito yung fully vaccinated 34.2 million. Pare. Yeah. Mm-hmm. Oo. So malayo-layo pa. Kaya nga po ang pinag-uusapan eh paring Danny. Kung ang target natin ay 15 million nga within the 3 days na national vaccination drive, ay maaabot na ba ng ating task force, pandemic task force, yung target nila na herd, okay. Ano nga ba? Herd containment, parang Danny, di ba? Oo. Okay, kasi herd containment is different from herd immunity, mga immunity, kapamilya. Yes, so, herd immunity is about 75%. Iba yung target figure for that. Ang herd containment naman, at least parang 25-50% ay fully vaccinated na. So, siguro, baka mga posible, maabot pa nga natin yung target na herd containment. So, sa umagang ito, mga kapamilya, medyo bibilisan natin, paring Danny, ha, dahil nakaantabay na yung ating guest dun sa ating isa pang segment na pinamagatang Box lang to! Ayun, nalipat po yung segment from Wednesday to Thursday dahil Thursday. Baka alam nyo po na kahapon ay yung una pong segwada ng ating pong ikaw ang on the spot the presidential interview. So medyo yung ating pong Box lang to segment ay ililipat po natin sa Webes kada linggo. No? Mm-hmm. So ang tanong nga po natin sa ating mga kapamilya, kung meron po kayong gustong malaman tungkol po sa mga pagbabakuna, yung booster shots po, ano, lalong-lalo na sa mga senior citizens at saka sa mga may comorbidities, eh maaari nyo pong ipadala ang inyong mga tanong dito po sa amin sa Teleradio space React space ang inyong tanong at ang inyong pangalan. Ipadala po yan sa 2366. Maring Danny, saan pa? Siyempre, pwede rin ho kayo nga mag-post sa Facebook page at Twitter ng Teleradio. At sabihin ko na rin, partner, na ang ating guest mamaya ay walang iba kundi ito, suki rin, si Dr. Nina Gloriani. Siya po ang chairperson ng DOST Vaccine Expert Panel. Yan ho, siya sasagot mamaya ng mga tanong ninyo. Yun. Yawn! Oh, ano nga ba ang sabi ng mga millennial ngayon? Hindi yawn eh. Yarn! Yarn! Yarn. Ganern! 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 Ayaw ko ba kung bakit. Ikaw, si paring Danny. Si Camille lang mahilig sa ganyan, pare. Mm-hmm. Si Camille. Ang ating TikTok queen, si Camille Postolero. Muse sa Teleradio. Ganern, oo. So, eto naman, hindi ito co-litern. Co-litan ito, co-litern. Ayan, oo. So, matapos nga na pag-usapan yung mga drug test, ha? Na inahamon dun sa mga presidential candidate dahil nga dun sa pang hindi naman daw pang intriga yon eh dun sa revelasyon ni Pangulong Duterte na meron daw presidential candidate di umano na gumagamit ng cocaine, aba eh syempre ang hamon ngayon sa lahat ng presidential candidate di magpa-drug test na kayo, so nauna nga nagpa-drug test na paring Danny, ayan sila si Bongbong Ping Marcos Lacson. Si Ping Lacson. Oo, pwede handa na lang daw tapos, si Isi. May mamaya, meron ha? Yung ating guest handa na rin daw si Isko Moreno, si Yorme, si Manny Pacquiao. Sabi niya, lagi naman daw siya nadadrug test. Kada laban niya. O, si Vice President Lenny Robredo, ayaw ko kung okay na rin na may schedule. Okay siya, sabi niya nga, gusto niya nga sana random eh, yung unannounced. Random. Yun naman na eh. Si Mayor Sara Duterte, nagpa-drug test na rin daw, nag-negative din daw. So anyway, dahil nga po dyan sa kabilang mga drug test na ito, ha, na sumasa ilalim yung ating mga presidential candidates, eh panahon na rin po ba na sa halip na yun lamang negative drug test ang ilahad nila sa publiko, eh kailangan na rin nilang ilahad yung kanilang salin. So, ito nga, ating kolitan question, eh matapos nga ang kabilang drug test challenge. Para dun sa ilang mga kandidato, ay panahon na po ba para ilahad ang kanilang mga salin? Mga kapamilya, padala nyo po ang inyong mga komento, mensahe, tanong o suggestion dito po sa Teleradio Space, React Space ang inyong mensahe, pangalan at lugar. Ipadala po yan sa 2366. Saan pa sila pwede mag-message, parang Gary? Pwede rin ho sa live streaming natin sa Facebook at YouTube. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon. Ihahatid ng ating mga on-the-spotter! Ayan, sabi ko na nga, kailangan ang ating on-the-spotters ngayon ay makipagsabayan dun sa shoppingan dun sa Amerika. Parang gani, ha?
Eh, dyan sa Amerika, ang shoppingan ay para sa Thanksgiving. Dito naman ay siyempre para sa nalalapit na Kapaskuhan. Eh, umpisahan natin. Umpisahan natin sa paboritong shoppingan ng mga tao na medyo mahigpit ang budget. Doon po tayo sa Divisoria. Ah, kung saan po na namimili na ang ating mga kapamilya ng kanilang mga pamasko at yung kanila pong mga pangunahing bilihin. At naroon po at naglibot ang ating on-the-spotter na si Liza Aquino. Liza, nako, ano kaya ang mga naipamili mo na dyan, Liza? Magandang morning, Tony at Danny. Nako, ito 30 days na nga lang at Pasko na at sa lahat ng mga nais mamili o kaya yung nagka-canvas na ng mga pwede nilang bilhing regalo para sa Pasko. Marami po dito sa Divisoria sa Maynila yung swak sa inyong budget. Partikular dito, Tony at Danny, inikutan ko. Siyempre, dahil ako'y isang mommy, una kong talagang sinilip dito yung mga laruan. So sa mga nais po bumili ng laruan para sa mga inaanak din nila, yung pong mga manika dito ay naglalaro sa 200 hanggang 500 pesos, no? Yung 500 pesos, Tony at Danny, yun yung mga life-size dolls na, yung mga medyo malalaki na talaga itong mga doll na ito, abot na hanggang dewang ko, no? So nasa 500 pesos po yung ganun. Pero meron yung mga maliliit naman na nasa 250 pesos. Yung mga para naman sa mga bagets natin na mga boys, sa mga baby boys, meron namang mga toy cars dito, nasa 150 to 300 pesos po yung mga toy cars. Meron nga dito, Tony at Danny, nasa 300 pesos itong toy car. Pero apat na yon na sasakyan, iba-ibang klase ng mga sasakyan na yung mga binibenta dito. So, mas marami kayong variety na makikita dito. Yung mga meron ng mga baby girls dyan, meron dito yung mga kitchen toys, sa mga mahilig mag-role-playing sa bahay na gusto na maging chef, o kaya yung mga cashier ng mga toys dito ay nasa 200 pesos to 220 pesos ang bentahan dito po sa Divisoria. Sa mga mahilig naman sa bola, mga mambobola dyan, nasa 60 pesos naman. Tony at Danny, ang presyo ng mga bola dito. Sa yung mga toy gun naman, dito ay nasa 100 to 150 pesos po ang presyuhan dito sa Divisoria. Siyempre, hindi lang mga batang re-regaluhan natin para sa mga mommy at daddy natin dito. May mga bag dito, Tony at Danny, kung gusto nyo ko regaluhan, mura lang naman. Nasa 100 to 200 pesos ang mga bag nila dito sa Divisoria. May mga relo din po, ibinibenta sa 150 pesos pataas, depende sa design na gusto ninyo. Yan yung mga ilan sa mga patok dito. May mga chinelas din dito, Tony at Danny. Naku, mahilig din ako dyan, mga ninong. Na-promote na sa ninong. Tony at Danny, ibinibenta ito. Nasa 100. Okay. Ay nako, Liza, hindi namin ata kaya yung request mo ni Ninong Danny dahil alam namin yung mga bag na ginagamit mo, mamahalin ang mga initials, so mga LV, di ba? Mga Coach. Oh, hindi namin kaya ni Ninong Danny yung mga gusto MK mo. Ninong Danny yan. Kayang-kaya ni Daniel. May Thanksgiving tayo sa Amerika. Talagang on the spot, ha? Sige. Ay, thank you. Okay. Thank you, Liza. Salamat, Liza. Right. Okay, anyway, continuation na naman to. Christmas din ang pag-uusapan. Christmas decors daw, partner, ha? Sa iba pang paninda, sa Dapitan Arcade naman ito, galing sa Boy Bakasyon, ha? Walang iba kundi si Jervis Manahan. Good morning, Jervis. Yes, good morning sa inyo, Tony at Danny. Mula sa Divisoria, ay dumako naman tayo dito sa Dapitan Arcade dahil dito naman nagpupunta yung mga kababayan natin na namibili ng Christmas decor dahil alam mo yung mga kapamilya natin, damang-daman natin, exempt na sila sa Pasko, lalo na nga nung nakakangkuto kasi medyo may restrictions pa tayo. At well, hanggang ngayon naman may restrictions pa, pero sabi nila excited na sila ulit na mag-celebrate nung nakagawian nila na Pasko, kaya marami sa kanila ang nasipunta dito para mamili ng iba't ibang klase ng mga Christmas decorations. Mula sa Christmas tree na ang range ng presyo ay nasa 1,800 pataas, no? May nabibili na hanggang 2,000, 3,000, depende yan sa laki. May mga Christmas lights din, mga parol na nasa 1,500 pesos pataas, depende rin sa design at yung mga Christmas decorations o mga pangsabit sa Christmas tree ay meron dyan 3 for 100. Yung iba naman ay nasa 200 pesos hanggang 300 pesos per set.
So, alas 8 nagbubukas itong Dapitan Arcade at talagang madami na tayong mga pamilya na nakikita natin nagpupunta dito kahit weekday. No, pero sabi ng mga nakikita dito ay kahit, lalo pag weekend, mas marami talaga na mga pumupunta lalo na nga malapit na ang Pasko. So, inaasahan nila na habang papalapit ang December ay mas nadami pa ang mga tao dito. So, medyo may problema lang ng konti sa parking dahil limitado ang parking space dito. Kaya po, ang abiso nila sa mga kapamilya natin na pupunta ay agahan at planuhin mabuti ang pagpunta sa Dapitan para mas ma-enjoy ninyo ang pamimili ng inyong mga Christmas decoration. Balik muna sa inyo, Tony at Danny. Saka abiso mo lang, Jervis, sa mga mamimili dyan, ha? Ingatan nila yung mga kotse nila kung saan nila ipaparada. Baka mamaya mag-Christmas shopping din yung mga basag kotse gang dyan. Ako, tama ka dyan. Lalo na nga, 3 parking lang yung meron dito. Yung iba, medyo malayo-layo na dito sa Dapitan yung pinagpa-parkingan. So, yun lang, ingatan. So, kung pwedeng may isang mababantay, mas maganda. Yun. Kasi baka pagbalik nila, dami nilang pinamili. Pagpasok nila sa kotse nila, wala nang stereo, wala nang manibela. Nako, yun ang mga mahirap dyan sa mga shoppingan na yan. Jervis, thank you so much. Ha? O ngayon naman, paring Danny, dahil nga sa bakunahan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Aba, may mga senior citizens, ha? 2,000 daw sa kanila. At yung mga may comorbidities, ang target po na bakunahan ngayon ng boosters dyan po sa lungsod ng Pasig. At nariyan po sa may medyo malawak na kalsada sa Pasig ba ito, ay nakaantabay na si Anjo Bagawisan. Ay, Anjo, good morning. Good morning, Tony at Danny. Mula nga dito sa lungsod ng Pasig. At dito nga sa lungsod ay 4 na vaccination sites yung gagamitin ng Pasig City Vaccination Team para mabakunahan yung mga senior citizen at yung mga persons with comorbidities na eligible para sa mga booster shot. Umaga pa lang ay nakabukas na itong tanghalang Pasigenyo na nagbibigay ng Moderna dose. Pfizer naman yung tinuturok sa mga bakunahan sa Pasig City Children's Hospital, sa Buting Elementary School at sa Pasig Sports Center na pawang nagbubukas tuwing hapon, mga 1 to 2 p.m. yan nagsisimula hanggang mga 4 or 5 p.m. Ayon sa Pasig City PIO, target nga nila mabakunahan ang 2,000 na katao, yan puro mga seniors at saka yung mga may comorbidities dito sa 4 na venues. Ngayong araw lang na ito, kahapon kasi nung nagsimula yung pagtuturok ng mga booster shots dito sa Pasig, eh halos 700 o 692 na katao yung nabakunahan nang magsimula na nga ito para sa mga senior citizen at may comorbidities yan. Samantala, dahil meron din syempre yung booster shots para doon naman sa mga medical frontliners natin dito sa Pasig, may 300 na rin yung nabigyan. So halos na-meet na rin yung target ng lungsod kahapon na mabakunahan ang higit 1,000 na katao kahapon at inaasan pa nila yung target ngayong araw. Pero dito nga sa Pasig, para sa booster shots, maging na rin sa first at second dose, bawal ang walk-in sa mga vaccination sites. Kaya kailangan mag-register pa rin sa lungsod o kayo makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan para makapagpabakuna dito sa Pasig. Tony at Danny, balik sa inyo. Alright. Oh, thank you, Anjo. Okay, partner. Alright. Oh, tapos sige, si Anjo. So, salamat, Anjo. Thank you, ingat. May isa pa ba? Wala na yata. Kasi sa lineup ko, nandun doon. Ah, wala na. Oh, sige. So, Wala na. Si Anjo. Okay, sige. Yung email ko kasi tinitingnan ko. So, salamat po sa lahat ng ating mga naging on the spotter sa umagang ito. Ang inaanak po ni paring Danny na si Liza Aquino. Si Jervis. Pasko inaanak eh, okay. Oo, sabi mo nga, si Bakasyon King, Jervis Manahan, hindi ko alam kung bakit. At si Anjo Bagawisan. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga On The Spotter. Mga isyu at katanungan ukol sa COVID-19 vaccine ating pag-usapan. Bakuna at pagbabakuna, di dapat katakutan. Vax lang to! Alright, so mga kapamilya, ngayong umaga nga pong ito ay amin po tatanggapin ang inyong mga katanungan patungkol po sa COVID vaccination. Particular po sa booster shots na binibigay po ngayon sa mga senior citizens at sa mga tao po na may comorbidities. O yung mga inaalagaan po nila ha, na mga maintenance medicines dyan o yung mga immunocompromised. Makakapiling po natin ngayon via Zoom, Papaya,
siya po ang chair ng DOST Vaccine Expert Panel. Walang iba kundi si Dr. Nina Gloriani. Doktora, maganda umaga po si Tony at si Danny po. Yes po. Magandang umaga, Tony and Danny, at sa inyong lahat. Salamat po, doktora. Opo, alam po namin na medyo gipit po ang schedule po natin ngayong umaga. So bibilisan po natin. Naayos ko na ng konti. Okay, sige. Salamat po. Medyo maluwag-luwag na. Alright, so bibilisan po namin ang pagbasa po sa mga tanong ng ating mga kapamilya. Ang unang tanong po ay galing po sa isang retired OFW. So hindi ko alam, malamang senior na po ito, no? Si Mila Panugan. Ang tanong po ni Ma'am Mila, fully vaccinated na siya ng Pfizer noong pang Enero. So ngayong nakalipas na po ng 10 buwan, ay pwede na raw po ba siyang makapag-booster shot? Yes po, pwedeng-pwede na. Kasi di ba sabi natin at least 6 months. So 10 months, kasi lahat ng mga bakuna na yan, bumaba talaga ang immunity. Kahit Pfizer, kahit Moderna. Mm-hmm. Pwedeng-pwede na po. Pwedeng-pwede na. Alright, Ma'am Mila, okay. Pwede na po kayo. Mm-hmm. Okay, so ito naman, tanong ho, ha, doktora ni Arlene Butterworth. Ask ko lang po, paano yung friend ko may allergy siya sa almost lahat ng gamot and vaccine? Paano po siya magpapavaccine for COVID? 58 years old na po siya. Paano ho ba? Ganito po ang pinapayo namin sa mataas ang allergy. Magpatingin sa allergist, yung specialista sa allergy, allergologist or allergist ang tawag natin, para ma-assess po siya. So, pero generally po, itong allergy, severe allergy or anaphylaxis, ay dun lang sa messenger RNA malimit mangyayari, pero hindi rin ganun kalimit, rare pa rin po, dahil doon sa polyethylene glycol na component niya. Yung ibang mga vaccines, wala po nito. So kung wala naman siyang allergy doon sa PEG na tinatawag natin, ay at may allergy din sa iba, okay lang po yun. Ako, maraming allergy din, pero hindi sa PEG, yung parang ganun. Okay po. Pero mas mabuti magpa-konsulta siya. Sa allergologist. Apa. So ang ibig sabihin po noon, para lang malaman din kung sakaling siya ay pumunta na sa vaccination center, ay dala niya po yung recommendation ng allergologist niya. Yung assessment. Assessment ng allergologist niya. Alright. Thank you so much, Ma'am Arlene, sa tanong. Ito naman po ang tanong ni Marbu Balason. Yung nanay daw niya ay 85 years old na. Nabakunahan po siya ng AstraZeneca, pero makalipas ng 2 buwan, ay nagkaroon siya ng eye herpes simplex sa kanyang kanang mata, mukha at noo. Eh, may mga blisters daw, baka mga pantal ito na lumabas. Mm-hmm. Hindi pa siya nagpa-second dose. So ang tanong po niya, yun daw po bang herpes simplex na ito ay na-reactivate dahil dun sa first dose niya ng bakuna? Hindi. Talagang ang may edad na, talagang dumadating sa point na yung tinatawag nating cellular mediated immunity, cellular immunity ay bumababa. At ito yung nagtitrigger nung reactivation nitong mga herpes group of viruses. So hindi yung vaccine. So actually kung medyo okay na siya, kasi bibigyan niya ng aciclovir, binibigyan ng gamot yan, no? At naging stable na siya, mas mabuti nga makakuha siya ng second dose or even a booster. Kasi, ibig sabihin nun, mababa ang kanyang immunity. So, mas makakatulong i-booster siya. So, walang kinalaman yung bakuna dun sa paglitaw. Pero kailangan ano muna siya, ha? Magamot muna doon. Hindi ko alam kung gano'n nakatagal yung... Sa mata. Apo, yung kanyang herpes na reactivation. Opo. Second. Okay. Ano po ba ang gamot doon sa herpes simplex, doktora? Meron silang binibigay yung mga aciclovir. Meron pong mga antiviral agents. Antiviral din. So, pag uminom siya ng antiviral, hindi ko kontra sa bakuna. Hindi pa. Iba sila. Okay. Pero gaano katagal ang ano niyan? Ang mag-heal? Usually nasa 2 weeks, pero yung iba pinoprolong nila. So depende, kailangan pong nakita sana ng isang doktor na infectious. Para malinaw lang, dapat gumaling muna siya ng gusto bago yung second dose. Sa akin po, kailangan medically stable siya. Gumaling. Okay. Okay. Ito naman, next question, doktora. Galing kay Perlita de la Cruz, no? Nais ko lang pong maunawaan kung bakit after na mabakunahan, nanghina po ang kakilala ko. Before po ay masigla siya at walang problema. Pero nung nabakunahan, tuloy-tuloy na, nanghina hanggang sa mamatay. Ano ba yun? May relation ba doon sa bakuna yun? Kailangan po maimbestigahan yung ganon.
kasi hindi po natin basta maia-attribute sa bakuna ang nangyari, no? Kailangan po maimbestigahan na baka may sumabay na ibang sakit or ano ba 'to, second dose na, first dose, o kailan na nakuha? Yung sabi niya, nabakunahan, ang hina po, nakakilala ko. Hindi sinabi kung first or second lang. Dose eh. Kailangan, dati ro, masigla siya. Oo. Kailangan po ma-investigahan. Sana po na-report nila, especially post-vaccination yan. Titignan po yan nung tinatawag nating regional, all of course sa LGU muna yung mga doktor doon, tapos i-refer po doon sa regional adverse events following immunization committee, RAFIC ang tawag doon, at kung ano, ipapanik pa po sa NAFIC. Kailangan po na re-report hindi, yung hindi doon. Kasi nabanggit dito, doktora, kung meron siyang existing medical condition, eh, no? Baka may sakit sa puso or whatever. Baka naging coincidental po yon. Okay. Oo nga. Kaya Ma'am Perlita, kung sakali pong nanonood po kayo ngayon, baka maaaring i-follow up po niyo na ano nga po ba ang naging pre-existing condition nung kaibigan po ninyo. Ha? Kasi baka nga merong pre-existing condition at yun ay hindi na ideklara doon sa mga doktor, no? Ang accidental. Oo. Pero ito, pre-existing condition. Tanong po ni Catalina Lakaran. Yung kanyang husband ay allergic po sa anti-tetanus vaccine. Kaya hindi siya maturukan ng anti-tetanus. Eh kung ganun po allergic siya sa anti-tetanus, pwede ho ba siyang magpabakuna ng anti-COVID? Okay, magkakaiba ang mga bakuna. Ang mga ibang vaccines ay may mga lamang ibang excipients, ano? Or even yung pinaka-vaccine antigen nila, iba na posibleng doon siya nag-allergy. Kasi ang allergy, very specific yan eh, sa isang substance o isang molecule. So posible pa rin na pwede pa rin siya sa COVID vaccine, pero kailangan lang sabihin niya nga yung history ng ganoon. And then kung babantayan naman po mga binabakunahan, no, sa vaccination site, lalo yung may history ng mga allergy for at least 30 minutes at meron naman pong epinephrine, kasi po ang allergy, ang reaction na lalo severe na anaphylaxis ay galing talaga sa host yan. Meron siya talagang predisposition to that. So hindi po yung vaccine. So pero sa vaccine siguro isa sa isang milyon, dalawang mag-anaphylaxis sa 5 million na doses na na-administer. Doktora, yung nabanggit mo kanina yung PEG allergy, polyethylene glycol, tama ba? Apo. Oh, yung po bang polyethylene glycol ay nahahanap po yan sa ibang bakuna bukod pa sa anti-COVID? Sa messenger RNA vaccine lang po siya meron. Ah, specific lang po doon sa messenger RNA. Pare. So yung anti-tetanus, wala pong polyethylene glycol yon. As far as I know, wala po. Okay, sige, paring gani. Ikaw na, okay. Sunod. Ito naman po, galing kay LB Alvarez. Sabi niya, Janssen po ang vaccine ko. Pag nag-booster shot na po ako, is it safe for me to go out? I am 17 years old, ha? Bata-bata. Immunocompromised. Baligtad, oh. Parang Danny, 71 years old. I am 71 years old ako. Nabaligtad ko. Sorry. Po, matanda na siya. Oh. Ito sinasabi namin, kahit naka-booster na kayo, nakakompleto kayo ng primary series, ingat pa rin po tayo sa paglabas. So yung, kasi marami pa rin po hindi nababakunahan. Kahit sabihin natin sa NCR, 94% na nabakunahan. Pero yung mga dadating na iba, hindi po natin alam ang estado nila. So ingat pa rin po. Pero mas magiging free na tayo sa movement natin. Pero nandun pa rin po yung pag-iingat kung hindi natin kilala ang makakasalamuhan natin. Yun po. Okay, sige. Ang susunod na tanong po, doktora, maaaring kantahin niyo yung pangalan po nito. Malamang alam niyo yung kantang ito. Hey, down into the Swanee River. Ay, parang ano, medyo sobrang nahahalapagahalataan yung henerasyon, di ba, doktora? Oo, Swanee River. Ay, samang musical yung Swanee River. Anyway, yung po ang pangalan ng ating nagtatanong. Pag po ba ang isang tao ay asymptomatic, no, positive sa COVID, tapos hindi po niya alam na asymptomatic siya, tapos nagpabakuna po siya ng COVID vaccine, meron po bang masamang epekto daw ito? Wala naman. So, okay. Actually, magkakaroon ng hybrid immunity yan kasi mag-immunity siya doon sa infection niya. Although dahil asymptomatic, konti lang immunity yon. Yung sa vaccine immunity ang mas mabuti. Sige. Basta hindi lumala, na asymptomatic hindi lalala. Okay, hindi parang yung dengue vaccine na
hindi ka pa nagkakaroon ng dengue, tinurukan ka ng dengue vaccine, mas lumala pa yung dengue. Parang gano'n. Oo. Parang gano'n. Dengue ka muna. Oo. Anyway, ito naman o, doktora, galing naman kay Jeff Merrick. Regarding booster shots for frontline workers, so siguro ito, mga medical workers, second generation vaccine na po ba gagamitin or first generation pa din? Nasa sa inyo, kasi may choices naman po. Ang aming nirekomenda ay very flexible. If you want Sinovac, 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 homologous po yun, okay lang po. And then if you want for a third dose, Pfizer, Moderna, nakalista po yan doon sa table ng recommendations. Pwede po. Choice okay. Nyo. Pupunta okay. Kayo sa LGU na nag-o-offer noon kasi hindi po lahat nag-o-offer noong tatlo or apa. Ganun ba? Nahanap sila. So hindi talagang sure na available lahat no nung mga brands so, na ino-offer for booster. Dapat medyo itanong nyo para hindi masayang yung pagod. Okay, sige. That's good advice. Ang tanong po ni Lydia Villafania Sapalon, okay? Sabi po niya, siya po ay nabakunahan nung Janssen, no? Nung Johnson & Johnson vaccine. Eh, yung po bang Pfizer ay pwede pong gamitin na booster sa kanya? Actually, may data ang Janssen na gano'n. Remember, ang Janssen, isang dose lang ang binigay natin. So, kahit anong ibigay ngayon ay considered second dose, although tinatawag na rin ng Janssen na booster. Meron silang homologous data, Janssen. Meron din silang heterologous data. So, pwede rin yung Pfizer, Moderna at yung iba pa. Basta one shot lang. One shot lang muna. Actually, dalawa lang. Magiging dalawa siya, pero pwede rin depende sa kung immunocompromised, pwede mag-booster yan later. Kasi dalawa pa lang yan eh. Okay. Oo. O ito, galing naman ho kay Pablo Jose. Pwede po ba mamili ng booster shot na ituturok ang mga seniors? Paano kung tumanggi at maghintay ng gusto niyang brand ng vaccine? Ipipilit ba ng gobyerno ang Sinovac? Hindi po ganito. May mga LGUs o vaccination sites na ino-offer lahat yon. Ang problema, yung iba pong LGUs, ang dala lang nila, like nung in-announce kanina, yung isang site Moderna lang, isang site Pfizer. Pero dun po sa kung saan kami nabakunahan, ako nabakunahan noong Lunes, meron siyang Pfizer, meron siyang Sinovac. Kaya pwede po mamili. So kailangan po alam nila kung ano i-offer. Kung gusto nila talaga, it's very specific brand. Pero otherwise, okay naman po, na-recommenda naman ng lahat. Basta wala silang pang-in. Kayo, doktora Ninia, ano ho kayo? Nagpa-booster na kayo, sabi nyo? Yes booster. Po, noong Monday, Sinovac. Third dose for so, ibig sabihin, ano yun? Sinovac din kayo sa first two, di ba? Yes po, opo. Okay. Okay. Thank you. Sinovac. Partner, meron pa. Okay. Sige, kasi si paring Dani, doktora, wala naman... Itatanong ko yun, re-reserve ko. Oo, walang sign of oras dyan, pa. Walang kasi sign of back si sa Amerika. Kasi si doktora dinagsabi sa akin last time. Sige, pagkatapos yan. Walang sign of back sa Amerika. Anyway, ito po, si Joel Japs Purification. Ang sabi po niya, ang isa po bang merong visual disability? Visual disability. Sabi niya, bulag na po yung kanyang kanang mata, pero wala naman daw siyang maintenance na iniinom. Ang ginagamit po niya ay yung eye drops, no? So, doktora, kung siya ay nagpapatak sa mata ng kanya pong pang-visual disability, ay pwede pa ho ba siyang magpa-booster shot? Oo naman, oo. Pwede. Actually, dapat para hindi nga siya, yung immunity niya. Ayun. Sige, so Japs, yun lamang ang ating mga tanong sa ating mga kapamilya. Anyway, partner, itatanong ko na dahil syempre yung marami akong similar cases, doktora, yung nagpa-vaccine sa isang bansa ng dalawa, tapos biglang magpapabooster ka na sa ibang bansa ka na, di ba? In my case lang ho kasi, i-share ko lang, yung last ko na bakuna, AstraZeneca ho kasi ako yung last ko na vaccine ng AstraZeneca was July 2. Okay, so nandito ho ako sa Amerika. Ibig sabihin, almost more than 4 months pa lang. So, ngayon, pwede naman daw ako magpa-booster, sabi ng cardio ko, dito, Pfizer. Kasi walang Astra dito . So, Pfizer. So, sabi niya, pwede na raw. So, iniisip ko, sana makahit mga 6 months. Pero sabi niya, pwede. Pero meron ako schedule ng December 17. Pwede na ho ba yun? Okay na raw yun, sabi niya. Okay na rin ho yun. Actually, may mga studies naman ng interval
Actually, may 1 month, may 3 months, may 6 months, no? Generalize lang namin yon kasi yun ang mas maraming data na at least 6 months. Ang ganito po, kasi mas mahaba yung interval, mas mataas yung boosting effect kasi bababa ng mabuti yung inyong antibody. Mas maganda yung i-boost pag mas mababa sila kaysa pag mas mataas. Sa mataas, medyo nasa-saturate na yung immune response. No? Pero pwede naman po. And heterologous is allowed for Astra. Lahat po dito, very flexible yung ating nirekomenda. Homologous or heterologous. So lahat po, kung Pfizer should be okay. Okay. No. So okay ka na dyan, parang Danny, may schedule ka na ng booster mo? Yeah, sinabi sa akin, December 17, actually sinabi ng anong cardio na pwede na raw. Gusto ko lang ma-make sure, total naman, I would still be here pa naman, di ba? Oh, eto hanggang 2025 ka pa dyan eh, di ba? hindi naman, babalik na tayo. May babalik na, pare. Ay, oo nga pala. Doktora, mga ilang minuto pa ho ang pwede nyo pong ibigay ko sa amin. Ilang go pa, may mauuna sa akin. Yung sa symposium po ninyo, no? Kasi po, nabanggit po kahapon, no, ng DOH na baka may pwede nang ipasuri sa WHO, sa World Health Organization, kung yung bang pagbaba ng ating positivity rate below 5% itong mga nakaraang araw ay hudyat na maaaring ideklara na na contained or controlled ang COVID pandemic dito sa Pilipinas. Kung bubutihin niyo pong siguro pakipaliwanag lang, ano? Ano po ba ang pagkakaiba ng contained sa controlled? Sa akin pareho. Marami kasi terminong ginagamit kayo. Meron silang mga very strict definitions. Contained andyan lang, hindi lalabas. Okay. Controlled was general yata 'yon. Pero yes, I think the WHO has to parang evaluate anong nangyayari sa atin, especially because bumababa ang kaso, tapos tumataas ang immunization coverage natin. So, malaking factor na tumataas. Nasa 44% national coverage na tayo. So, that was 2-3 days ago. So, baka ngayon, nasa 45-46 na yan. So, we're trying to reach 54%. Ang gusto ng WHO all over the world, by the end of the year, before the end of 2021, at least maka 40% coverage, national coverage, ang mga countries. So okay, tayo will above. Same. Na. So hopefully, bago mag New Year, ay maka 54%, yun ang target ng ating vaccines are, or even higher. Kaya yung immunization. May dagdag ko lang, doktora, kasi may oras pa naman kayo. Kasi, how do you explain ito kasi yung pagsirit ng mga kaso sa Europe, di ba? Tumataas ang kaso, nagsisurge sa Europe ngayon, di ba? Because they attribute that dahil winter. Alam na sa Pilipinas, lumalabig din naman pagdating na rin mga December, January. So meron ho bang risk? Meron ho bang possibility na... Kasi ang ganda na ng datos natin, kahapon, 800 something na lang, 890 na lang. Ang cases, the lowest since June last year pa, sabi nila. So ibig sabihin, gumaganda na sana, baka lang... Meron na namang pangamba eh, na baka bigla sumirit because of what happened to Europe. Tama kayo. Anong nangyari naman sa Europe? Iba-ibang bansa, iba-iba rin ang immunization coverage nila. Ang pinakamataas ang kaso ngayon, I think, ay Austria. Pero ang Austria, hindi mataas gaano ang kanyang immunization coverage. Nasa 60% siya. And then, ano ang hindi naman ko ayokong gamitin yung tulong. Pero ano yung naging reason para tumaas ang kaso nila? Nag-relax. Nag-relax sobra. Wala na. Tinapon na lahat yung mga mask, yung mga distancing. Nag-party dito, nag-games dito. Lahat ng mga pinagbabawal pa sana. At hinahan na nila. So, napaka-importante po yung control. Public health precautions. Hindi pa po natin nag-give up yan. Hindi pa po. Okay. Ayun. So, yun ang medyo iingatan talaga, parang Danny, ha, na masyado tayong maging kampante na akala natin ay safe na kahit bakunado tayo, hindi pa po talaga nawawala yung coronavirus. Mababawasan lang yung severe COVID, di ba, parang Dari? Oo. Pero, Doktora Nina, pareho sa sa NCR, 90% na ho eh, na-achieve na, di ba, yung sabi nila target. Oo. Pero, kayo ho ba, kasi pawalak nila December 1, ibaba na sa alert level 1. Kayo ho ba, parang may pangamba ba kayo o okay sa inyo lang na ibaba na dahil din gusto rin nila buksan na yung negosyo?
No, ako naiintindihan ko yung importansya ng negosyo, no. Babalansehin natin lahat. Yan. Pero kailangan maintindihan ng mga tao that they still have to follow precautions. Yung pagmimingle ninyo, hindi pwedeng dali ng mga bata sa mall. Yung mga ganun, yung mga susceptible, hindi po pwede. Yung muna kayo, stay at home o stay sa inyong backyard, pero hindi po lalabas. Dun sa alam ninyo, pwede kayong makasalamuha ng potentially magta-transmit ng infection. So yun po, kasi kahit 94% yan, may 6% pa po na hindi bakunado, fully vaccinated. At may papasok from other regions na mababa ang immunization coverage. So, nandun po yung threat na meron magdadapasok ulit ng virus. Partner, meron ka follow-up kay Doktora? Ako, ang follow-up ko lang kay Doktora, ngayon po bang ngayon po bang magki-Christmas na, safe na po ba ang mga kapamilya natin na dumalaw-dalaw sa bahay ng mga kaibigan, mga kamag-anak at mag-party? Oo. Ang sabi nga po, pag fully vaccinated kayo, pwede kayo magtagpo-tagpo. Kung alam nyo, fully vaccinated kayo. Yun lang po. At sa, kaya importante na magpabakuna para mas mobile po tayo. Free. Paano kung yung mga ibang kamag-anak mo gustong makiparty sa'yo pero hindi pa ayaw magpabakuna dahil takot sa bakuna? Oh. Ako yung pagbabawal ko po makiparty sa akin. So doon lang sila sa gate. Nasa gate lang sila parang Merry Christmas, Tito. Caroling. Pwede ba yung caroling? I-persuade po sila na magpabakuna. Marami po tayong bakuna ngayon. Ayaw. Sorry po, malilimit talaga ang mobility nila. Sorry po. Eto, okay. Ganito. Tora, ini-inquire. Oo, sige, partner ko. yung tanong ko kasi, no, dahil alam ko may mga kaibigan, kamag-anak na takot magpabakuna dahil nga may pre-existing conditions, baka daw lalong lumala. At yun pa daw ang ikamatay nila, yung COVID vaccine. So, Doktora, ang hirap po talagang balansin. Ang hirap iwalis ha yung kanilang mga agam-agam na baka mas lalong lumala yung comorbidity. Di po ba ang may comorbidity ang mas severe ang COVID versus do sa ma-experience nila ng mga side effects, mas malayo po yung konting-konti lang yon versus kung nagka-COVID sila. So so yung po sana maintindihan nila na between COVID itself, the disease, and the side effects, the benefits of the vaccine far outweigh yung risks ng side effects na konti na yon. So, malilang intindi na pag nabakunahan, lalo silang gagrabe, mapoprotektahan sila sa grabing COVID. Oh, ito, Doktora, magiging katwiran nila. Oh, okay na yan. Pwede na ako makiparty sa inyo. Total, lahat naman kayo bakunado. Safe na kayo. Eh, kahit ako, hindi ako bakunado, hindi ko na kayo mahahawaan. Remember, baka hindi na... po... Hindi po 100% ang protection ng bakuna. Kung maalala nyo, hindi, never po namin sinabi na 100%. Kasi merong bakunaan, merong breakthrough, tapos again, severe. Pero nandun po yung threat. Kaya sana po maintindihan ng marami, you protect yourself, you protect others. Magtatampo yun. Sabi, kayo naman, masyado naman kayong elitist. Masyado naman kayong elitist na mag-isip. Ha? Tapos ganito pa yan, Doktora, ha? Kayo naman, nakataas pa yung kalawing mga kamay sa kilikili. Kayo naman, napaka-elitista nyo mag-isip. Porket pa ako, hindi ako bakunado. Lahat kayo bakunado, may discrimination pa kayo. Pwede bang makikitikim lang naman ako ng leche plan at saka ng puto bongbong sa inyo? Ayaw nyo pa akong papasukin? Oh. Adalan nyo po sa bahay niya ng handa. Ipa-deliver na lang. Ay, grabe. Oh. So, kayo, Doktora, kung kayo tatanungin, you will not encourage, let's say, yung mga Christmas raffle, mga ganyan, mga Christmas parties, yung mga ganon. Actually, I will be attending an alumni, very clear, ang sino ang dadalo, fully vaccinated. Sino ang magsaserve, fully vaccinated. Tapos yung physical distancing. Ayun, dapat malinaw yan kasi lahat nag-anticipate na ng reunion party. Yung ganyan, isang hall, nag-booth for 900, ang pwede lang pumasok ay 250. So, okay. That's way below the report. So, susundin natin yung gano'n. Protocol. Bawal lang hindi bakunado doon. Ay, kawawa naman. Doktora, nakaganon na yung mga kamag-anak. Sa'yo, ha? Sorry.
Sorry na lang. Merry Christmas. Ay, grabe. Dr. Nina Gloriani. Ma'am, inaabangan ka na po sa symposium ninyo. Kanina po. Maraming salamat. Maraming salamat sa oras ninyo. Ingat po kayo. Thank you. Ingat din kayo. Thank you. Bye-bye. Bye. Alright. Ayun, ako. Napakalinaw at napaka-direct to the point ng mga sagot po ni Dr. Dr. Nina Gloriani, ng ating DOST Vaccine Expert Panel. Yung mga tanong, paring Danny, ha? Thank you sa mga kapamilya natin na nagpadala ng mga tanong. Yes, salamat sa mga share nyo. Oo. Dahil yung mga tanong na yan, kumbaga masasabi, very common na, kumbaga, marami pong mga katulad na tanong na yan. Tama. Same concerns, di ba? Ganyan din yung mga nagtatanong sa akin, ganyan din. Correct. So mga kapamilya, ha? Kung katulad ni paring Danny, fully vaccinated na po siya, pwede na po siyang makisalo-salo sa Thanksgiving sa ibang kabahayan. Oh, hindi na po siya sabihin, paring Danny, hindi ka pa fully vaccinated, diyan ka lang sa gate, ha? Huwag kang papasok. Huwag ka dadaan sa driveway, pwede na po siyang pumasok. Makikiturkey na po si paring Danny sa Thanksgiving. Pero alam mo, paring Danny, ganun nga, di ba? Ito, ha? Totohanan ito. Kumbaga sa ating presidential interview, yung totoo, marami pa rin yung mga kakilala natin ayaw magpabakuna. May comorbidity, ayaw magpabakuna. So paano na lang yan? Pag Pasko, gusto nilang makisalo-salo. Parang hirap tanggihan. Makikipag ano ka ba na, huwag kang pumunta dito, hindi ka pabakunado. Ay, naku! Magkakatampuhan ngayon yan. Talaga doon, isa sa Asia na nagdi-divide din sa atin eh. Yes, parang mga di-discriminate pa sila kapag hindi sila nabakunahan. At ang isa pa, ang medyo mahirap na issue, hindi lang yung party, ha? Yung kung ikaw ay makakapasok na physically sa iyong tangga, sa opisina mo or sa trabaho mo. Kasi yung iba, nagpapabalik na ng mga workers. Di ba yan nga sabi ko, yung risk na pag hindi ka bakunado, you will be ostracized, pare. Hindi ka na. Yan. Parang ano ka, outsider ka, outcast, pare. Ano ba yung ostracized? What do you mean by ostracized? Ito ba yung ibon na mahaba? Ostrich? Ostrich pala yun. Ostrich-sized. Corny mo, Tito Danny talaga, oh. Ikaw sige, pang POV XYZ kasi yung mga jokes mo, paring Danny, eh. Oh, bago tayo pala mag-commercial, gusto lamang namin ni paring Danny i-plug. Hoy, oo nga pala, i-air ngayon, ha? Meron po kaming podcast. Ito po ay Usaping Halalan 2022 na mga nakakapanayan po namin ay yung mga Gen Z, mga millennial, mga kabataan po, yung iba first-time voters. Kung ano pa yung mga saloobin nila tungkol po sa nangyayari ngayon sa Halalan 2022. Eh kung may oras po kayo, maaari nyo pong i-download yan at pakinggan yung po podcast na pinamagatang POV XYZ. Ano po ba ibig sabihin nun, paring Danny? Points of View of Generation XYZ. Ayun. Ano yan, ha? Para yung mga kabataan maintindihan at anong saloobin nila sa darating na halalan. Ayan. So ngayong araw po maia-upload ito pong episode na ito. Pangatlong episode na po namin ni paring Danny. Mantakin nyo po, ha? Nakakatatlong episode na po kami. So kung may oras po kayo, baka gusto nyo pong pakinggan yan. At napaka-interesting po ano, ating mga discussions. Patungkol po yan, syempre, yung dun sa mga, anong tawag dito, paring Danny? Suddenly, nawala yung words na gusto kong sabihin. Anyway. Kasi yung una, di ba, yung Power of the Youth vote. Yung pangalawa, yung Game of Trolls, di ba? Yung pangatlo, nakalimutan ko rin yung ano natin. Pero yan, anytime, sa Spotify. Anyway, so mga kapamilya, yung pong ating podcast na yan, every other week lang po kasi ina-upload. So today, Thursday, ay meron po yung bago o yung third episode po ng POV XYZ. Anyway, kami paring Danny ay magbibigay daan lamang muna sa ilang po mga mahalagang mensahe na aming pong pinakamamahal na sponsors sa oras po natin na 9 na minuto bago sumapit po ang alas 10 na umaga. Magbabalik po kami ni paring Danny dito po sa Teleradyo On The Spot! On The Spot! Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo.
Saktong celebration tayo kapamilya! Dahil sa ating anniversary, mabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisang Tele Radyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Yan mo namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang Teleradyo. Radyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. The Spot! Parang Danny! Where are you? Where are you, Parang Danny? Ay, naku, si Parang Danny, nagluluto pa ata ng turkey. Yan, nakita mo na? Okay na? Ayan. Oo, akala ko ay ikaw ay naghihiwana ng turkey. Grabe ka talaga, Parang Danny. Oh, meron daw tayo update, partner. Eh, yun nga, ano, yung kaugnay po ito ng ating college and question ngayong umaga, no? Yung mga kandidato sa pagka-presidente, isa-isa nang sumasabak hamon na magpa-drug test. Yung kulitan question natin, bukod pa doon sa pagpapa-drug test, dapat po bang ilahad na rin po nila yung kanila mga salin? hindi po muna salin ang inaatupag ngayon ni Yorme, ni Isko Moreno, kung hindi yung kanyang pagpapa-drug test sa PDEA. Ay kasama rin pa doon niya yung ilang mga kapartido niya sa Aksyon Demokratiko. Ayan pong iuulat sa atin ng ating On The Spot ngayong umaga, si Paring George Carino. Paring George, kamusta na si Yorme? Ito't katatapos lang nung kanyang drug test, Paring Tony, kasama si Doc Willing o Ilong, nung kanyang running mate. At sa jingle pala, itinan eh. Urine test, yung ginawa. Sabi kanina ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, ito yung kanyang unang ihi para sa araw na ito. Talaga lang ha? Negative naman. Negative siya. Negative. Hinintay niya yung result eh. Kaya siya natanggal ng lumabas eh. Kanina pa lang dito eh. Nakapag-issue na ng mga litrato na kinukuha yung specimen. Bagamat mabilisan lang yung pagkuha ng specimen at kumbaga maliit na bagay lang naman yung proseso na to. Pero hinintay nila talaga makuha. At sabi nga kanina ni Yorme, ay importante yung gawin ito ng kahit na sinong kandidato na pagtitiwalaan ng boto ng publiko dahil sila'y manunungkulan sa gobyerno at mamumuno sa kampanya sa droga. Alangan nga naman na ikaw ay namumuno ng kampanya laban sa droga dahil ito yung problema ng lipunan. Tapos ikaw pala yung drug user.
Hindi ako payag na magkaroon ng drugs ba sa lipunan. Alam mo, ito masira yung kabataan natin pa rin, George. Hey, tama ka naman doon, tatay. Wala naman problema. Nagkakasya tayo sa paniniwala na yan. Ano yan, boss? Matanong ko pala, parang George, na kung meron ka pang mga makakamahihila dyan na taga-Pidea. Yung bang urine test para sa drugs, mas ano ba yon, mas conclusive dito, mas conclusive yon mas conclusive kaysa kung yung kukuha ng blood sample at doon ibong susuriin. Kanina nag-uusap yung taga-Pidea rito sa gilid ko, ang nadidinig ko conclusive daw yung test na ginagamit nila. Mm-hmm. At in most cases ay hindi nang ginagamit nila at pinipresent ang ebidensya sa korte pagka yung meron silang asunto ay sinasampa. Mm-hmm. Kumbaga ay hindi naman naging question kailanman yung scientific credibility nitong urine test. Oh. So acceptable kahit sa korte, acceptable siya. Oh, ginagamit pa ng ebidensya ng Pidea. Ganun ba, pari George? Oh, paano pala kung may nahihirapan ka pala umihi, may problema, gano'n? Napantog. Ano ba yun? Malaking problema yan. Pagka yung hindi ka pala ihihirapan. Ganun ba? Hindi, pinapasaya lang natin yung seryosong ginawa dyan na drug test partner. kidney stones na yun, hindi shabu stone, ay shabu crystal. Ano ba naman? So, after ito, that... Ito, Willy, kung nalalapit nun, hindi na sa Pidea. Oo. So parang George, ilan pa silang magpapa-drug test bukod kay si Willie Ong, yung BP niya at saka kay Yorme. Drug test? Yung tatlong senatorial aspirant, si Samir Agutong, si Atty. Joe Petito, at saka si Carl Balita, nagbigay din ng commitment na sila yung magpapa-drug test. Drug test. Commitment pa lang. Hindi pa naman nasabi kung bakit wala ngayon dito, baka sa ibang araw sila. Ito si Mayor Isko kasi, nung isang araw pa nag-communicate, at kahapon ay pinagbigyan, alas 8 ngayong umaga. Schedule na. Kanina sabi nga ni Mayor Isko, dapat Pidea ang drug test, hindi sa kung saan. Unfair nga naman na yung karaniwang Pilipino, pagka ay drug test mo, dito mo dadalhin. Tapos pagka ikaw ay politiko, sa privado ka, okay na. Oo. Hindi naman binanggit kung sino yung pinatutungkulan. Pero ngumiti siya pagkatapos yung bitiwan yung pahayag na yun. Pero ito eh. Ayun. Oo. Oo. So ano, balik na sa City Hall pagkatapos na. Hindi, may mga lakad eh hanggang hapon. Ngayong araw na to. Okay. Siyempre. Busy. Hindi. Ang busy niya eh si Hani Lacuna. Dr. Ikaw ha, Baring ikaw George. Talaga ha, Tito Jokes ha. Tito Jokes pa rin ha. Sige na. Sige na. Sige na kanyang busy. Busy talaga eh. Ay, alam mo pala, Baring George, dahil naging guest namin si Yorme kahapon, no, dito sa kahapon, On The Spot. Nanood kaya ako, din niyo ko binati. Ay nako, na hindi mo next nakita. Next time. Na hindi mo nakita, kumakaway ako, kaya lang off cam, ayaw kong ibuto ni Derek eh. Anyway, yung issue pala na hindi din namin na itanong, ihahabol ko na lang. Yung bang si Vince Deason, kumpirmado na talagang sumali na sa campaign team ni Yorme? O may alinlangan pa ba patungkol din? Hindi, tinanong na namin yan. Ang pampublikong sagot nila dyan, welcome na sumama si Secretary Vince Deason. Okay. Yun yung walang commitment ng tulong. Iyon yung pa-publikong statement na binigay. So yung palang unang pahayag ni Lito Banayo, yung kanilang campaign strategist, ano yun? Nakuryente ba o nagdalawang isip lang si Vince Deason? Paano ba ginawa? Hindi. Hindi na kuryente. Cool. Sabi niya, ang sabi ni dating MECO chairman na Lito Banayo, na-obliga siyang sagutin nung tanungin siya ni Christian Bautista doon sa... Christian Esguera. Christian Esguera, sa kanyang podcast. Na-obliga siyang sagutin. At sinabi nga niyang kasama si Secretary Vince Deason.
Ah, naobliga. Pagkatapos, ayan, kalaunan, binawi naman may yung binaya. Decision. Tapos nung tinanong namin si Mayor Risco, sabi niya, eh, welcome yan. Lahat ng klaseng tulong ay kailangan ko. Okay. Yun ang sinabi sa so, yun lang. Okay. Sige. Okay. Sige, o, parang George, ha? Okay. Tingnan natin lama, kung ano pa mga ingat ka dyan, ha? Ingat. Aktibidad ni Yorme ha, sa araw na ito. Salamat. Sige, salamat, parang George. Thank you. Back to you. Okay. Iyan po, ha? Nagpa-drug test na po si Yorme Isko Moreno. Kandidato po sa pagkapangulo ng Aksyon Demokratiko kasama yung kanyang running mate, si Doc Willyong, para po pabulaanan na hindi po sila ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na presidential candidate o candidates na gumagamit po di umano ng cocaine. Ano sabi ng Pangulong Duterte, ng tatay, sabi nga ni Paring George, alam mo, merong kandidato, nagsusup-sup sila, nagsusup-sup ng cocaine sa yate o doon sa aeroplano. Ano ba yung sup-sup pa rin dan eh? Hindi ba yung sup-sup eh? Alam ko yung sup-sup, yung ano yun eh, yung beauty contestant. Rapare, oh, beauty queen. Si Chamsi sup-sup na ito. Chamsi sup-sup po. Ito lang alam para ko pare. Alam mo naman para mga magaganda na, lang ang nare-recall ko. Naglipa na ang mga Tito Jokes Tito this jokes. Morning. Tito Jokes. So sige na. Oh, by the way, ni-remind tayo ha. Yung POV XYZ, yung pala, yung pangatlo nating podcast is Pulong-Sulong. All yes. About substitution, partner. Oo, so pabangan nyo yun ngayon. Spotify. Sige. Alright, mga pamilya. Oras po natin. Apat na minuto po. Urong-sulong. Okay. Ay, ayan po. Ayan po ang aming pong guest. No? Si Attorney Marañon at si Kian Noguera. Alright, so apat na minuto na po. Magalipas ang alas 10 ng umaga. Magbe-break lang kami ni Paring Danny para sa ilang mahalagang mensahe. At syempre po, mainit ang pagbabalita ng ating Odds Barner na si Jackie Pascual. Magbabalik po kami ni Paring Danny dito po sa Teleradyo. On the spot! On the spot! Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at supali na sa ABS-CBN News Viber Community. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Saktong celebration tayo kapamilya dahil sa ating anniversary, mabilisan tayo sa pagsagot sa question. Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino senyo?
kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay dito, nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Pulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kapamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang radyo. Balita ngayon! Pinag-aaralan na ng mga telco ang tinatawag nilang data aggregators o yung legal na pamamaraan ng pagpapadala ng text, pero nagagamit ng mga sindikato para makapangbiktima ng smishing. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni National Privacy Commissioner Raymond Liboro na ang data aggregators ang nag-engage sa mga telco at inaalam na kung paano napapasok ng mga scammer ang infrastructure ng mga telco mula sa data transfer hanggang sa data handling. Bukod dito, sinabi ni Liboro na inaaral na rin ng telcos kung uubra ang call attestation o yung parang caller identity verification kung saan ma-verify nila kung lehitimong tao ang tumatawag sa isang subscriber. Ayon kay Liboro, dapat nabawasan na ngayon ang smishing dahil pinakilos na nila ang mga telco. Pinagana na rin anya ang kanilang filtering system o pagsala sa mga mensahe. Samantala, inihayag ng Alliance of Health Workers na hindi pa rin natatanggap ng karamihan ng mga health workers ang ipinangakong benepisyo ng Department of Health. Sinabi sa teleradyo ni AHW National President Robert Mendoza na ito ang dahilan sa muling pagprotesta ng mga health workers sa tanggapan ng DOH kahapon. Anya, marami pa rin ang hindi nakatatanggap ng special risk allowance bukod pa sa meal and transportation allowance. Sa kabila ng pahayag ng DOH na naipalabas na ang 14 billion pesos na halaga ng benepisyo. Nananawagan si Mendoza na ibigay na ng pamahalaan ang hinihinging benepisyo para mapigilan ang dumaraming health worker na umaalis ng bansa para sa mas maayos na trabaho at kompensasyon. Para sa iba pang mainit na balita, manatili nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Balita ngayon! On the spot! Issues spotted! Nagbabalik po kami ni Paring Danny dito po sa Teleradyo on the spot sa oras na paborito ng ating mga nag-isya-shopping, Ted Ten, the Sarapin na ng umaga, Paring Danny. At ngayon, pag-uusapan naman natin ito pong National Vaccination Drive ng pamahalaan na tatlong araw pong gaganapin, November 29 to December 1. Inuudyok po ng Pangulong Duterte na lahat po na hindi pa na nababakunahan ay sana ay makatanggap na ng kanilang first dose man lamang, no, sa tatlong araw na ito. Pero paano kung sila ay may pasok? Bukod pa sa November 30, holiday po yun. Paano kung may pasok sila ng 29 ng Nobyembre at a primero ng Disyembre? Sila po ba ay maaaring i-mark ng absent kung sila ay magpapabakuna? Ang sabi, dapat wag, no? At yun ay lilinawin natin mismo sa ating panauhin, ha? Siya po ang commissioner po sa Civil Service Commission. Dapat gawa na natin ang motto ito, Paring Danny, parang yung sa online shopping. Nasa Lizada yan! Naki-attorney Eileen Lourdes Lizada. Nasa Lizada yan! Kita mo na, naikanta ko pa yung jingle. Good morning, attorney! Attorney, good morning! Good morning po, Sir Tony, Sir Danny, at sa ito nakikinig at nanonood. Magandang pwede, umaga po. Pwede po ba yon? Gawang ka namin ng regular Civil Service Commission segment. Nasa Lizada yan! Pwede po. Pwede. Kita mo. Marami yan. Madali ang recall eh. Tsaka catchy, di ba? Yes. Ma'am Commissioner, para po malinaw po sa mga public, mga government employees din, in particular, no? Kung sila po ba ay mag-absent, no? Pag sila po ay gustong magpabakuna during the National Vaccination Drive,
ano po ba ang kailangan nilang gawin sa kanilang tanggapan para hindi sila mamarkahang absent? Okay, meron ho tayong Memorandum Circular MC-16 Series of 2021, Interim Guidelines on Absences of Government Officials and Employees Due to COVID-19 Vaccination and or Adverse Event Following Immunization of COVID-19 Vaccine. Mm-hmm. Paragraph 4.3 covered po dito ang booster shots and the first and second doses covered po ng MC na ito. Ano ang sinasabi ng MC? Ang sinasabi po ng MC na ito, kasi may classification tayo of AEFI, yung adverse events from following immunization. Pag serious po yung AEFIs, we did this MC in consultation with DOH. Pag serious ang adverse events, kagaya ng hospitalization, reaction, difficulty in breathing, wheezing, swelling of the face, persistent or significant disability or incapacity, life-threatening, meron hong treatment, recovery or recuperation for a maximum of 15 calendar days, we will treat this as excused absence. Okay. So, doon naman ho sa mga non-serious or minor AEFIs, kagaya ng tenderness, pain, warmth, redness, generally feeling unwell, there is a treatment and a recuperation period for a period of 3 calendar days. Excuse po yung absence din ho dito. May mga requirements lang po. For doon ho sa mga serious AEFIs, kailangan meron ho yung application of leave, leave of absence, copy ng immunization or vaccination card din nyo with information on the local vaccination operation center or vaccination site, medical certificate and or clinical abstract indicating the diagnosis, management done, and number of days needed po, no? Signed by the attending physician, either in original or electronic copy. Doon naman o sa mga slight non-serious po, application for leave of absence, copy of immunization or vaccination card, and medical certificate signed by the attending physician at the vaccination center or medical facility kung saan po yung empleyado na observed po siya for the AEFI. And okay. In addition po, so hindi ko ito babawasan sa sick leave or sa vacation leave. But kung ang inyong treatment ay lumapas ng 15 days, na nasa hospital kailan pa. So, doon ako mag-apply na you use your in excess of 15 days, you apply your sick leave. Kung ubos na ko yung sick leave nyo, then you apply your vacation leave. Kung wala na rin kayong vacation leave, then mag-sick leave kayo without pay. So, if nabawasan po kayo noon, if binawasan po kayo before the promulgation or before this issue, before this MC came out, ito po ay, it will take effect retroactive March 1, 2021 po ito na-approve. So any leave credits na binawasan sa inyo, ipapwede nyo iparestore sa inyong HR. Okay. Basta before March 1, 2021, tama po ba? This took effect March 1, 2021. The resolution shall take effect retroactive on March 1, 2021. So kung may nag-apply before that at binawasan po yung sick leave nyo, ipapasolid, iparestore nyo lang po yung mga leave credits na ginamit po. Okay, so 15 days ang pwede pong excused absences kung adverse effect ang kanya naramdaman. Kung serious, no? Kung serious case. Serious at 3 days, at 3 days lamang kung yung mga mild ano lang effects. Yes po, yes po. Okay, so parang ganit. Malinaw. Oh, may follow-up ka pa doon? Hindi, yun lang. Kung ibig sabihin, kung 29 ka, nagpabakuna, tapos sa Sabado ay kinabukasan, di ba, holiday? So, kailangan pumasok ka na kung wala ka namang adverse effect dun sa December 1. Di ba, parang ganun. Kung wala ka namang ano, pakita mo lang yung bakuna mo, yung form, di ba? Opo, bale, you will have a maximum of 3 calendar days po if masama yung pakiramdam nyo. Pero kung hindi naman sumama yung pakiramdam nyo, pasok ka na. Hindi ka na pumasok the following day. Hindi na kayong pumasok. Basta yung araw kung kailan nagpabakuna yung empleyado na yun ang excused absence niya. Pakita lamang niya na meron siyang proof na siya ay binakunahan. Tama kasi mamaya dyan, magpakita ka ng proof
Nagpabakuna po ako ng November 29. Sabay sabi nung ka-opisina ng Marites, yung medyo chismosa, si Marites o kaya si Marisol, ang sabi eh, pabakuna ka dyan. May picture ako na nandudun ka, naglalakad ka sa mall, nagsha-shopping ka ng ano eh. Paano yun? May ano, chuchu, may magsusumbong. Ibang case naman ho yun. Baka conduct prejudicial lang ending ninyo. Ayun. Baka makasuhan. Mga pag merong Marites na mahilig ano, mang-chismis. Anyway, Attorney Aileen, oh, bago po tayo magtapos, ano, meron pong gustong ipalinaw kung yung po bang mga kandidato, no, whether they're incumbent officials or not, kapag sila ay tumakbo sa halalan 2022, obligado po ba silang ilahad LN sa publiko? Sorry, sir. Sorry, Sir Danny. SALN. SALN. Do they ilahad? Have to declare? SALN. Si Tony po ang nagtatanong. Kung tumakbo po yung kandidato, whether he is an incumbent public official or not, obligado po bang ilahad niya yung kanyang SALN? Three instances when you should file your SALN. Number one, upon assumption of office. That means to say, hindi pa siya nanalo. So, you will only file your SALN first instance, upon assumption of office, within 30 days po yon. And then the second one is yung regular po na on or before April 30, if I'm not mistaken. And the third one is, before kayo umalis ng gobyerno, magpa-file din po kayo ng inyong SALN. Within 30 days naman paglabas ninyo sa gobyerno. So yun lang ho yung tatlong instances. So going back to your question po, since hindi pa ho siya nananalo, still a candidate, the guide, if you want to file your SALN, that is, yun ho yung tatlong dates po, no, or tatlong instances when one should be filing a SALN upon assumption of office. So it is not upon the filing of certificate of candidacy po. Okay. Pero po dun sa code of conduct or of ethical standards for public employees and officials, ibig sabihin po ba nun, kung kunwari, official yung kandidato, no, incumbent official, eh talagang under the law, obligado siyang mag-file talaga ng SALN niya every year. Yes, Sir Tony, opo. Opo. Pero if you are not a public employee, you are not a public official, at ikaw ay pribadong individual na kumandidato, yung pong ibang conditions na pinaliwanag nyo will apply sa pagpa-file ng SALN. Yes po. So, bale, when he or she wins, that's the only time, and when he or she assumes the position, within 30 days, file your SALN. Okay. So, ang tanong no, bago tayo magbabay, eh paano na lang si Pangulong Duterte? Every year po ba, nakapag-file po ba siya ng SALN niya since he assumed office in 2016? The repository agency would be the Office of the Ombudsman for the President, Vice President, members of the Constitutional Commissions. Doon po sila dapat nagpa-file, Sir Tony. Okay, so you cannot check through the Civil Service Commission kung nakapag-file nga sila. Wala ho sa amin na we do not keep the SALNs of yung doon sa Office of the Ombudsman. Iba ho yung nasa amin. All the rest na wala sa repository ng mga regional offices or the Office of the Ombudsman. Or yun po, yun ho yung nasa amin. Oo, kasi CSC ang nagpapaalala kung ano yung obligations under the law para sa public officials and employees. Pero hindi nyo naman kumbaga ma-check kung talagang tumatalima ang mga ito dun sa nakasaad sa batas. Eh, ang ombudsman pa, sabi pa eh, hindi naman dapat ipinapamahagi itong SALN kung hindi nagbibigay ng permiso yung official na naghain itong SALN. Tapos may mga kondisyon pa na kung ikaw ay magkomento sa SALN, abe gusto parusahan ka pa. Talaga naman, ano? Attorney Lizada, sige na nga, mag-shopping na nga tayo. Ano, huwag na natin pag-usapan yan. Vaccination ho yung topic ko. vaccination! Right. On the spot eh, on the spot. gusto ko sabihin, basta yung segment natin ito magiging nasa Lizada yan. Ha? Kay Attorney Aileen Lizada. Ma'am, thank you so much sa oras na binigay niyo po sa amin. Ha? Thank you po. Thank you, ma'am. Good morning po muli. All right, si Attorney.
wala ka, partner, ah. Mukhang nag-freeze yung signal mo. Ako ba ang nag-freeze? Sige, bye-bye. Bye-bye, Paring Danny. See you next year. Nag-freeze pala ako. Oh, ako ba nag-freeze? Then, am I back? Nandito na ako, Paring Danny. Can you hear me? Okay na. Oo, okay na. Alright. Sige, so please. Please, Paring Danny, can you call our on-the-spotter para sa ating kolitaan? Ah, teka. Sino ba nakataya sa kolitaan? Si Anjo, Anjo Bagawisan. Okay, Anjo Bagawisan. Good morning, Anjo. Ano ang kolitaan question? Ano mga salubi ng ating mga, ano, yung mga man on the street? May gusto kang sabihin sa mga isyong ating tinalakay? Tawag na! Text na! Kolita na! Magandang umaga ulit sa inyo, Tony at Danny. Pare-pareho ang sagot ng ating mga kababayan dito sa Ortigas sa Pasig City. Nang tanungin natin sila kung dapat na nga bang ilabas ang mga SALEN o Statements of Assets and Liabilities and Net Worth ng mga kakandidato ngayong halalan 2022. Pakinggan natin ang mga sagot nila. Dapat naman talaga ilabas yun kasi para if ever man, kung manalo sila, kung ano lang din yung sa kanila, yun lang din yung bago sila umalis, dapat yun pa rin yun. Kung madagdagan man, dahil lang din sa sahod nila. Oo, sir. Bakit po, sir? Para malaman po kung sino yung korap. Pwede rin po siguro, pag ganun. Bakit po, sir, tingin nyo? Pero kasi, sa totoo lang eh, parang wala naman ganun ng ano eh, issue na ganun eh. Sa drug test, eh, parang hindi totoo yan, sir. Ano-ano lang siguro yan. Pero ang pinakamaganda talaga, bahala na sila kung anong gawin nila. Diba? Sila naman ang naano sa ano eh. Sila naman ang gusto ko po sa ano, sa gobyerno. Diba, sir? Pero importante ba sa isang na nilalabas sila na ganito yung yaman nila, yung mga pag-aari po nila? Baka po. Mas magaling kung ganun. Para naman makinabang ang taong bayan. Hindi lang puro sa kanila, diba? Alam ko siyempre dapat po pag kung sa politiko dapat transparent kayo. So, kung ano po yung mga good deeds or bad deeds nyo, dapat ilabas nyo na para malaman ng publiko kung dapat kayo boto o hindi. Ayun lang para sa akin. Bakit tingin nyo sa importante na nilalabas yung gano'n? Ano, for transparency na din. Yun. Para mapagkatiwalaan ka ng tao, diba? Trust issues na. Para po, matawag nun, malaman din natin kung saan talaga napupunta yung mga ano nila. Mga ginagamitan nila ng ano nila. Income nila. Oo, oh, para malaman natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo sa mga kandidato, di ba? Kinakailangan po kasi dati na po ako nagtrabaho sa gobyerno, so pati po kami mga contractual worker dati, hiningan po kami ng SALEN. So might as well kailangan din nilang ilabas yung SALEN nila para fair din naman po sa mga ordinary mamamayan. Mga nagtrabaho na sa gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno na malinis naman ang kanilang record. Kung wala po silang tinatago, hindi naman po nila kailangan ano yun, itago yun. Kailangan po nila ilabas. At yan ang mga opinion ating nakalap sa lansangan on the spot sa Pasig City. Kasama sina JR Silon at Bernard Tibudan, Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Thank you so much, Anjo, at sa mga kapamilya natin sa labas ng himpilan. Narito po ang mga sagot naman ng ilang mga nagpadala ng kanilang mga komento sa ating Teleradio React 2366. Si JJ Casimiro ng Cebu, ang sabi niya, SALEN ay requirement sa bawat naninilbihan sa gobyerno, kaya dapat lang ipaalam sa publiko. Napapanahon na sa mga kumakandidato, mas maganda pa kung may neuropsycho test results pa. Kung required sa gustong maging pulis, bakit hindi sa gustong maging presidente o sa bise kaya? Alright, Paring Danny. Sabi naman ni Bea ng Mandaluyong City, Bea A, sabi niya, SALEN is good source of information on candidates but has to be revealed fully and honestly and done accordingly to what's required by law. Money talks though, happy Thanksgiving. Yun, ang sabi niya. Tapos, okay, partner, ikaw na, saan na susunod to? Hindi, gusto ko, ituloy-tuloy mo na, Paring Dari. Dalawa sa'yo. Binati ako ng Thanksgiving. O sige, tikalawa tayo. Lida at PH, hintayin po muna sana lahat ay makapag-drug test na hanggang LGU candidate at yung repeat drug test ni BBM sa PDEA. Then, yung SALEN naman nila ang hingin natin for transparency. Okay, sige, dalawa babasahin ko. Ha? Si Evelyn Velasco Romasanta, ay ang sagot lang niya ay dapat lang. Si Aki Pines, ang sabi na hindi dahil sa mga negatibo sa droga ang mga kandidato ay sapat na kadahilanan para sila ay iboto. Lalo na sa mga kumakandidato sa pagkasenador, kailangan iboto natin ang may talino at kakayahan. Huwag iboto yung puro forma lang tulad ng
isang artista na wala namang kakayahang gumawa ng batas. Bakit? May mga artista naman na naging pangulo pa, di ba? Aki Pines. Oh, go ahead, Parang Danny. Anyway, sabi naman ni Emmanuel Jose Baun, dapat noong pa-requirement na pumili ka sa LN at sana din taasan din ang standard nila para di sila pinamumugaran ng mga taong di karapat dapat umupo sa pwesto. At sabi naman ni El Mendoza, Salen signed the waiver po. Mas importante malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga kurakot at magnanakaw ng mga politiko next time na yung drug test. Obvious naman kung sino ang mga addict. Mm-hmm. Si Suke Virgilio Dudelas at sabi niya, hindi po malinaw ang mga resulta ng drug test na mga ibang kandidato. Dapat may media coverage at sa PDEA dapat lahat magpa-test. May malaking duda ang karamihan sa ginagawang patagong test ng ibang kandidato. Sa SALN naman po, dapat obligasyon ng mga kandidato na ilahad sa publiko para sa gayon ay makapagdesisyon ng maayos sa mga botante at malaman kung saan nag-uumpisa ang yaman ng mga ito at mamonitor habang sila ay nasa posisyon. Si McDowell Mendiola, ang sabi niya dapat required lahat ng screening, especially sa mentalidad ng mga aplikanteng politiko. Huwag nang paloko at pabola sa mga drama at pamumulitika. Parang galing. Sabi ni Ronnie Victor, dapat may SALN para mas maayos at mapangkatiwalaan sila at sumusunod sila sa tabang proseso. Sabi naman ni Antonio Toma Cruz Carlos, matagal na dapat. Si Samuel Delizo, oy ano-ano ni Michael ito. Sundin na lang siguro ang requirements ng COMELEC natin. Ah, masyado nang maraming hiling sa mga kandidato. May ibang usapin naman diyan doon na doon na lang iukol sa panahong iyon nang hindi mukhang utu-uto ang mga humahabol. Lahat na lang ng sabihan gustong ipagawa, eh hayaan nyo nang mag-focus muna sila sa kanilang plataforma kung paano maisasaayos ang bansa at mabibigyan tayo ng magandang buhay. Si Tony Gloria, ang sabi niya, lahat na, sa lahat ng napakagandang kulitan question nyo, yan ang napakaganda. Tama yan, hindi lamang drug test ang gawin dyan sa lahat ng mga kandidato. Isabay na din ang napakahalaga sa lahat ang walang kamatayang SALN. Dyan malalaman kung sino ang merong itinatagong yaman. Iyan ang tama, hindi lang yung kung maliliit na kawani ang pinupuntirya ng ombudsman. Parang ganito. Sabi ni Felomina Bueta Mallorca, all public servants must submit their SALN. Politicos are public servant also. Sabi naman ni Franco Escobar, dapat lang na ilahad ang SALN at kung sino yung biglang yumaman, alam na nangurakot. Si Rebecca Barcelon, absolutely. SALN is public information of all public officials, kaya necessity na ilahad po iyan. Less duda, less corruption. Si Lorenzano Magpantay, tama, no SALN, bawal tumakbo kahit sa anong posisyon. Parang dali. Robert Bobby Antang, yes, drug test plus SALN. Tagal ng issue yung SALN at this time. Ha? Tapos sabi naman ni sa Twitter ni Hermel Banton, yan ang dapat, no SALN, no vote. Ayun. Alright, thank you mga kapamilya sa inyong mga pinadalang mga komento at mensahe sa ating call it and question for today. Bago po tayo magtapos, mabilis na pagbati sa lahat ng mga may kaarawan ngayon. Ha? Happy birthday po kay Lorelai Castillo. Kay Charmaine Buffy Pancho, tama ba? Si CJ Panuringan. Happy birthday! Si Angel Valiente. Carla Camille de Vera. Happy birthday! Ron Cortez. Si Kelteen Gutierrez. Parang Danny, belated happy birthday po sa ating big boss sa ABS-CBN News. Yes. And current affairs, si Jing Reyes. Siya po ay nagdiwang ng kanyang 18th birthday. 18th birthday talaga, Jing. Jing, ingat ka lagi. I hope you had a good celebration yesterday. Kahit alam kong meron kang nami-miss sa buhay mo ngayon, ay alam ko naman na siya ay patuloy pa rin nakabantay sa iyo. Ha? At hindi po talaga siya mawawala. Parang Danny, meron kang babatiin. Okay na ako, partner. Oo. Pwede bang i-check ko lang sandali? Pwede ba i-check ko lang sandali ahead, yung partner. Oo, messages ko? Tinitignan ko rin ang aking mga social media posts. Hindi po talaga nawawalan ng mangsawa itong si Kuyang Joey Papa na manood sa atin, Baring Danny. Ito ang gusto ko kay Kuya Joey. Kahit na ano po ang kulitan question natin, meron pa rin siyang pwedeng i-komento. Ang sabi po niya, defective yung omnibus election code natin. Bakit defective? kasi merong may puwang para doon sa pagsahain ng SALN. Parang Danny. Ito pala, meron pa lang ako babatiin. Si Senator Freddie Webb, no? Dati natin kasama dyan sa teleradyo. Wow. Birthday pala kahapon, Senator Freddie. Tapos yung ating reporter din sa UK, birthday din niya kahapon.
si Antonino Coloso Gamboa, ayan, at saka si, syempre, ang kapatid ni Kiko Pangilinan, kaibigan din natin, at taga, kasama rin natin yan, dati sa, ABS-CBN, si Maricel Pangilinan Arenas. Happy birthday! Ah, okay, sige. Oh, si Kuyang Tony Lopez, alam naman nating matagal ding periodista. Beast News? Si Tony Lopez ng Beast News? Yes, matagal na periodista na po ito, si Tony Lopez. Ay, Tokayo, happy birthday. Happy birthday sa iyo, Tokayo. Ah. At ang kapitbahay natin dito sa ating kabundukan, si Dong Concepcion, paring dami. Matagal mo na rin kilala ito si Dong. Birthday ba ni Dong? Birthday na ngayon, nagbe-birthday din si Dong. Happy birthday din pala kay Ambassador Cookie Feria. Oo, kahapon, si Ambassador Cookie Feria, naka-base siya sa Portugal, partner. Pag gusto mo pumunta doon, napakabait. Portugal. Okay, very good. Mga kapamilya, anyayahan lamang po kayo na makinig po doon sa aming podcast, no? Yung POV XYZ. Kanina po, na-memory gap ako, tawa ng tawa yung producer namin. yung nga pong topic po namin ay yung tungkol po sa pag-urong-sulong ng mga kandidato doon sa mga pwesto na kanilang tatakbo. Yung substitution rule, kung naaabuso nga ba ito ng mga kandidato, ay yun po ang pinag-usapan natin ng ating pong mga guests sa ating podcast. Parang Danny, nakikita mo na yung ating POV XYZ plug yan sa inyong mga screen. Urong-sulong halalan 2022. Yun? Yes. So, thank you kay Tony IE. Nalilito tuloy ako sa inyong dalawa eh. Tawa ng tawa to si Tony IE. Sabi niya na memory gap kayo. Senior moment daw eh. Memory gap. Ay nako. Hindi, aminin. Kulang sa kape. Ang guest po namin si Attorney Emil Marañon III. Siya po ay isang election lawyer. Nakapagtrabaho din po siya sa COMELEC. At si Kenneth Angelo Kian Noguera, siya po ay isang youth advocate. Ha? Sila po ang naging panauhin namin ni Paring Danny. Magpapaalam na po kami. Happy weekend, Paring Danny. Hindi pa pala. Happy Thanksgiving lang pala. Happy Thanksgiving, Paring Danny. Enjoy your Thanksgiving holiday, Paring Dan. See you tomorrow, mga kapamilya. Yep, see you tomorrow, mga kapamilya. Dito po sa Teleradio On The Spot. Ako po si Kakanturing Tony Velasquez. Ako naman po si Danny Buenafe, Yotata, Pilipinas, galing ng Filipino, saan man sa mundo. Ingat! Susunod na po ang lingkod, kapamilya, with your action man, Julius Babo, and Lodi B. at B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Until tomorrow, Friday, mga kapamilya, have a safe and pleasant day. Paring Danny, enjoy your Thanksgiving turkey. Thank you. Ingat ka rin, partner. See you. See you. On the spot. Love when it feels right. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo maibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon.